am challenging the president. Siya ang i-home quarantine. Huwag siyang palabasin at huwag siyang bigyan ng pagkain at inumin. Kayo lang ba ang nawala ng trabaho? Kayo lang ba ang nag-working at home? Kayo lang ba ang nag-quarantine? Putin mo ka, nababaliw ka na kung ano-ano na lang mga pinagpo-post mo, ha? Kung ano-ano na mga sinasabi mo, hype ka? Mga kaibigan, panoorin natin itong mga video ni Mystica na nagpapatikos sa ating mabuting presidente. Napakagaling na presidente. Labanan natin itong puntakinang gobyerno ito, lalong-lalo na sa ating puntakinang presidente. Lalo na sa ating puntakinang presidente. Ayaw ka, hayop ka, makapagsalita ka, kala mo kung sino ka? Hindi ito ang panahon na puro kayo reklamo. Hindi ito ang panahon na puro kayo sisi sa gobyerno. Hindi ito ang panahon na papatikusin niyo ang presidente ng Pilipinas. Ano pa naman kayo? Gumising kayo. Alam niyo kung bakit? Sa panahon ng coronavirus na ito, stop niyo muna yung kapupos yung kakareklamo niyo. Wala naman kayong naiambag kung naitulong sa gobyerno o sa Pilipinas. Puro kayo sakit sa ulo. My God, nakakagigil kayong lahat. Sorry ah. Before, I have apologized. I have asked for an apology because nagmura ako. Pero right now, binabawi ko na yung apology na yun because I don't see anything that is really making sense right now na talagang ibinibigay niyang parusa sa amin. I am challenging the president. Siya ang i-home quarantine. Huwag siyang palabasin at huwag siyang bigyan ng pagkain at inumin. Ang inumukhang mystika ha, isa ka mystika. Alam mo ba yung isang mystika? Ibig sabihin, mali ka. Ibig sabihin, baliw ka. Ha? Wala kang kwenta. Hype ka. Solusyon ang kailangan, hindi barel! Putang ina, bakit ang mga tao ay lumalabas? At bakit sila ay hindi na sumusunod kung ano yung home quarantine? At bakit wala na silang pakialam kung ano yung social distancing? Gutom sila! Hindi nyo ba naiintindihan yun? Putang ina! Ang ina mo kang mistika ha? Ngayon kayo magyaban! Go out there! Ibigay nyo na itong araw na to! Huwag nyo nang palilipatin kung kailang inamag na! Kayo lang ba ang nawala ng trabaho? Kayo lang ba ang nag-working at home? Kayo lang ba ang nag-quarantine? Lahat naman tayo, di ba? Hindi lang kayo. So, bago kayo minsan mag-post sa social media, yung abang mga hinanakit sa sarili nyo, huwag yung isipin ang kapakanan ng sarili nyo. Ang emosyon nyo, pinapailan nyo lagi. Kapag pinapailan nyo yung emosyon nyo, kapag nilagay nyo yan sa social media, makakasama kayo ng loob, lalong-lalo na sa gobyerno, nawawalan, wala kayong support, ha? Alam mo kung sino ka? Bakit? Kung nga wala kang kwentang hype ka kung ano na pinagsasabi mo eh. Ina mo ka? Hayop ka, nababaliw ka na kung ano. Ang ina mo kang mistika ha? Isa kang mistika. Alam mo ba yung isa kang mistika? Mistika, ibig sabihin mali ka. Ibig sabihin baliw ka. Ha? Wala kang kwenta. Hayop ka. Tingnan natin kung ano ngayon ang magiging kahihinat na niya kung hindi siya mismo mabulok o baka mamaya ilang araw pa lang hindi na siya mabubuhay pag walang pagkain na supply katulad yung ginagawa niya sa mga taong katulad namin. Yun lang! At higit sa lahat, bago kayo magsalita lagi ng mga negatibo sa bibig nyo, may naiambag ba kayo sa Pilipinas? May naitulong ba kayo? Kakaloka kayo. Magagaling lang kayo lumabas ng inyong mga bahay kapag may mga pre-promote kayo ng mga pelikula nyo. Ganon, sorry ha, sa ibang mga artista yan. Iparating nyo yan sa presidente. Binabawi ko yung apology ko before. Right now, kung ano yung mura na talagang isinuntok ko sa kanya noon,
100 times na yun, because right now I am doing this for the people. So Mystica, may batas po na po pwedeng gamitin para parusahan ka. Mystica, putang ina mo ka, nababaliw ka na ha. Kung ano-ano yung mga pinagsasabi mong hype ka, putang ina mo ka ha. Gigil mo ako eh, nagigigil ako sa'yo eh. Putang ina mo, nananahimik ako dito ha. Napanood ko yung video mo, parang tanga, parang timang, parang baliw-baliw. Labanan natin itong putang inang gobyerno ito, lalong-lalo na sa ating putang inang presidente, lalo na sa ating putang inang presidente. Before, I have apologized. I have asked for an apology because nagmura ako. Pero right now, binabawi ko na yung apology na yun because I don't see anything that is really making sense right now na talagang ibinibigay niyang parusa sa amin. I am... So Mystica, may batas po na po pwedeng gamitin para parusahan ka. Challenging the president, siya ang i-home quarantine. Huwag siyang palabasin at huwag siyang bigyan ng pagkain at inumin. Kayo puro kayo bash, pwede puro kayo tuwin ng mga saloobin nyo, yung mga negatibo. Kayo ang bida, kayo ang magaling, kayo dapat nang naging presidente ng Pilipinas. Sana kayo na lang dapat na naging presidente ng Pilipinas, di ba? Mali eh. Dapat matuto kayong respeto sa gobyerno. Nahihirapan tayo lahat. Hindi lang isa, dalawa, tatlo lahat ng tao nahihirapan dahil sa lockdown na yan. Buong mundo nag-lockdown na. Buong mundo nagugutom na. Huwag niyong isisi sa presidente ng Pilipinas. Dahil hindi lang siya presidente. Si Duterte, napakagaling na presidente. Maling bansa lang talaga ang nilider niya. Mali, kasi ang mga tao, lahat puro pabida. Puro kayo ang tama. Hindi po absolute ang freedom of expression. Meron pong hangganan niya. At nakasaad po sa International Covenant on Civil and Political Rights, no? Na a state can derogate, among others, dito po sa freedom of expression kapag meron pong national emergency. Alam po natin na COVID ay hindi lang national emergency. It is an international emergency. So, pwede po tayong magkaroon ng derogation o pwede pong limitahan ang freedom of expression. At yan nga pong ginawa natin sa Bayanihan Act. So Mystica, may batas po na po pwedeng gamitin para parusahan ka. We know that the president is doing his best. Kaya kung nakapagsalita po ako kay presidente, inuulit ko po ulit. Patawarin niyo po ako. I am so proud of you. From the start pa lang, ipinakita ko na talaga na ako sumusuporta sa kanya. Gusto ko lang mag-comment doon sa mga taong bumabatikos kay President Duterte. Napaka walang hiya kayo. Ikaw, Mystica, masyado kang bungangera. Akala mo kung meron kang naiambag sa gobyerno, napakabuti niyang presidente. At napakagaling niya. Marami na siyang nagawa sa bayan natin. Mystica, sobra ka na. Bastos, wala kang respeto, wala kang galang sa ating presidente. Tumigil ka na. Please.